Hello, magandang araw mga kabayan, mga kabarko. Dito po tayo ngayon. Ituturo lang tayo ng kaunting kaalaman sa pag-let go ng lubid. Ipipitikin lang natin. Pero unang-una, dapat safety kayo. Dapat naka-wear kayo palagi ng safety vest or life jacket. Ito ay pagka mahulog kayo, at least kahit na malamig, hindi naman natin inihingi, maano tayo sa tubig, at least makikita pa rin tayo kasi meron tayong life jacket. Siguraduhin nyo yung life jacket nyo ay merong tawag ito, merong tangke na hindi pa nagamit. Minsan, i-check nyo rin kasi yung iba natatakot na lumubo na pala yung ano nila, yung tawag nito, yung life jacket nila, tapos hindi nila sinabi. Ang nangyari, binalik nila, inayos nila ulit. Sa kalaunan, sa huli, paggamit nyo, ay wala na palang laman yung tangke ng hangin. Eh, pag malaglag kayo, patay, hindi na gumagana. So, kailangan nyo siguraduhin yung life jacket nyo palagi. Yes? Okay, mag-let go tayo ng lubid. Yes? Itikin mo natin. Galing dito. Yun lang, kumbaga, kaunting luwag lang, luwagan nyo lang ng kaunti, tapos ganito nyo lang. Pwede? Pagka hindi malit ko kaagad, normal lang yan, hindi tayo lahat perfecto. So ngayon magtapon naman tayo, tapon natin yung lubid mga 3 meters away sa bulwark. Practice lang ito. Yes? Bago tayo magtapon, tingnan nyo muna yung ay at ikalaki yung ay. Saan yung kalahati nito? Siyempre ito. Yung kalahati na kalahati dito. So, kunin nyo yung isa sa iba nila. Yung one fourth. At saka dito from this point hanggang dito. At saka yung one fourth. Yun. Tingnan nyo. Ganito siya, dapat. So, ayun. Nalawas tayo. So, ito yung eye ha. Ito yung eye. Itapon natin dito, mga 3 meters ito. So, much better. Ang barko ay malapit sa sabunar. Para mabilis ma-ano, huwag natin itapon ng sobrang layo ulit. Pero at least, malaman nyo na ganito lang yung kailangan nyo hanapin yung 1/4 ng lubid sa eye, at saka hanapin nyo yung
half meter from point sa dito sa ubit. Okay, tapon natin. Yan. Bakas nyo. Okay na yun. Okay, punta pala tayo sa pag-tali. Dito. Ito yung bullard. Dalawa. Diba? Meron siyang pin dito. Tsaka pin din dito. Ang ginagawa namin, kung sakasakali magtali kayo sa may high tide at saka low tide, siyempre tataas at saka bababa yung barko, tapos yung bulag nyo same position dun sa may puste. So need nyo iyanon, dapat mahaba na lubid, mas maayos. Kasi kung kaunti lang, kung higpit ng higpit yung lubid nyo, maputol siya. So mas maganda, as much as possible, more than 5 meters. Mas maayos. Ito na siya, additional na lubid lang ito ngayon, yung ginawa natin, example. Additional na lubid lang ito. So ilagay natin dito. Mahaba siya, mga 5 meters to 6 meters na lubid. Tapos tali natin dito. Okay? Kung maraming iniikot nyo, mas maayos, mas maganda. Bakit? The more na ikot, the more yung grip niya. So sa pin na ito, dalawa di ba? May isa pa sa taas. I-lock natin ngayon yung lubid. Tingnan nyo ah. Una dito isa. Lock. Oh. Dito isa. Dito rin isa. Yung pag-lock, ilipot nyo lang dito. Dito. Yan. Lock lang. Alam nyo ba yung purpose niyan? Bakit iniikot ng ganun? Kasi kung sakasakali umigpit yung lubid, lahat ng ikot niyan ay higpit. Madali nyo lang makuha. Tingnan nyo. Kung iikot to, pwede nyo lang siya matanggal dito. Kasi ito pagka ginamit nyo, ito yung panglock nyo dito, nilock nyo na dito. Pag ihigpit to, higpit na higpit to, mayayari kayo. Hindi niyo na to imahin, no? Putulin nyo na lang yung lubid. Mas maganda na dito nyo ilock. Dito. Ayun. Nakita nyo? Sana naintindihan nyo. Yes? Sana may natutunan kayo. Paalam.